Magandang umaga, Aling Romana. Ah, ikaw pala. Kanina pa kita hinihintay at kailangan tayo mag-usap na. Ayaw kayong makausap dahil maniningil na naman kayo. Eh, ano gusto mo? Huwag na kita singilin. Hindi naman usa ganun, Aling Romana. Kaya lang di pa dumarating yung allowance ko. Aba nako. Lagi mo na lamang ako pinangako ng ganyan, ano ba? 6 na buwan na utang mo sa akin. Huwag kayong mag-alala, hindi ako tatakbo. Hindi ka nga tumatakbo, hindi mo naman ako binabayaran. Abay kung ganyan ang ganyan, isasara ko na lang itong boarding house ko. Huwag, Aling Romana. Bakit? Dahil pag isinara ninyo, hindi kayo makakalabas. Oo nga, ano? Oy, Leon, kung lahat ng boarders ko ay katulad mo, wala akong kikitain. Ibahin ninyo ako, Aling Romana. Isa akong taong maprinsipyo. Ang utang ay utang at dapat bayaran. Hayaan ninyo, pag dumating ang allowance ko, kayong una kong babayaran. Hindi ko kailangan ng prinsipyo mo eh. Ang kailangan ko, kwarta. Ngayon, kung hindi ka makakabayan, ang mabuti pa, humanap ka na lang na ibang boarding house. Konting lamig, Aling Romana. Mali ninyo, maya-maya lang na andyan ang allowance ko. Siya nga pala, Aling Romana. Ha? Mayroon akong isang mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Ano yun? Baka mahuli ako sa eskwela. Oh, sige na nga, sige na. Pumasok ka na. Salamat, o. Oy, ha? Ngayon, tandaan mo, pagdating ng allowance mo, magbayad ka agad sa akin, ha? Masuswerte kayo, pati nang inyong mga magulang dahil sa napili ninyong kurso. Iilan lamang siguro ang nakaalam kung anong tunay na kahulugan ng criminology. At maaaring ilan sa inyo dito ay kabilang doon. Yun ang mga iba. Kaya lamang kumukuha nito ay para matawag na criminology student. Sir, hindi ba ho ang kursong ito ay pagpupulis ang pupuntahan? Isa lamang yan sa marami. Criminology is the study of criminals and their criminal behaviors. Dadalawang uri lang ng tao ang gumagalaw sa pang-araw-araw na buhay. Ang masama, yan ang mga kriminal. At ang mabuti, yan naman ang mga alagad ng batas. Kaya kayo pumasok sa kursong ito ay dahil sa gusto ninyong maging alagad ng batas, tagapagtaguyod ng kabutihan. Hindi ba? Opo, sir. Pero bakit sa ngayon maraming mga alagad ng batas na nasasangkot sa mga maraming kasamaan na nagaganap? Maraming dahilan. Ang pangunahin ay ang pagkasilaw sa pera. Pumapangalawa ay ang frustration sa ahensyang kinaaniba nila. Eh kung ganun, sir, di pera din ang dahilan. Kaya lahat ng tao gusto maging pulis. Dahil ang pakiramdam nila, pag pulis ka, madaling kumita ng pera. Maginawa ang buhay. Tsaka, maraming asawa. Anong masasabi mo, Mansano, tungkol sa sinabi ni Miss Perez? Sir, ang lahat ng profesyon ay may hangaring kumita ng pera. Pero sa pagiging isang pulis, ang dapat ay maging secondary lamang ito. Ang dapat manguna sa pagiging isang pulis ay ang kanyang hangarin at layunin na makatulong sa mamamayan at protektahan ng mamamayan laban sa criminal elements. Because I believe, being a policeman is a noble profession. Very good. It is not money alone that matters, but integrity, dignity, and honesty that go with the profession. Ang galing talaga magpaliwanag ni Professor Lim, ano Alice? Eh natural, eh kaya nga Professor ang tawag sa kanya eh. Eh nagugutom ako eh. Tara! Kumain tayo. Tara! Alice, anong gusto mong kainin? Mukhang masarap ang pagkain nila. Gusto mo magkanin na tayo? Sige. Total naman eh. Gutom na rin ako. Ano order nila? Sandali ah. Hindi ko pa namubuksan. Fried chicken. Ah, yung buo ah. Pritong gigi. Anong gigi? Galunggong. Ah. Pork apritada at saka pakbet. Okay? Ikaw, anong order mo? Ah.
bigyan mo na lang ako ng minudo at saka soft drink. O yun na. Mama, parang awa mo na. Bilisan mo. Gutom na kami. Ayan. Ah, waiter. Di ba fried chicken lang order namin? Oo. Bakit may itlog? Sige na. Talagang kasama yung itlog. Ah. Palamutian dyan eh. Sige, sige na, kumain ka na. Gutom na ako eh. Oh, sige. Alis, nakakahiya. Hindi ko nga maganon eh. Makulit ka. Sige. Ayan. Ayan, sige. Ay, ayoko ng buhok. Kalahati lang. Waiter, coke pa nga oh. Andiyan na. Ay, busog na busog talaga ako. Ako rin. Paano hindi ka mabubusog niyan? Pati buto binanatan mo. Waiter, cheat. O tama, bayar mo na nga. Alis na tayo. Wala akong pera. Ano? Wala akong pera. Huwag mo nga akong bibiruin ng ganyan, ha? Talagang wala akong pera, tsaka ikaw nag-iaya dito, ha? Akala ko ba, gentleman ka, ipinaunla ka na nga kita? Wala talaga akong pera, eh. Anong gagawin ko? Paano? Wala rin akong pera. Anong gagawin natin? Tingnan mo sa bag mo, baka may pera. Ano tingnan mo sa bag mo? Kahit wala, tatig ko yung bag mo, wala talagang pera. Wala rin akong pera, eh. Tataba ako yan. Alam mo naman hindi ako sanay kumain. Baka maging macho ako. Ay, ano ba yan? Ano yun? Saan ba galing yun? Hira. Ha? Huwag maintindihin yan. Ano yun? Ito na. Alam mo, ano ako kanina? Bayad na kami. Bakit? Kanina ba table yan? Diba? Tres, oh. Tres! Pwede dos kami, ah. Dos, ayan, dos. Saksak mo sa baga mo. Sorry, ho. Oh, okay lang. Ito, sukli nyo. Oh, sige. Halika. Ito na ho, ang cheat nyo, ha. Halika na. Shit! Kanina pa kami bayad dito. Ang hinihintay ko lang yung sukli. Kaya hindi kayo makalis alis. Nagbayad na kami, ah. Pambira. Ano ba klase restaurant to, ha? Nabayad na, ha. Naniningin pa, ha? Sobrang ito, ha. Sobrang sahira. Sobrang!